bawat taon ay libu-libong tao ang naglalahong parang bula sa Japan. Sila ay tinatawag na Juhatsu o Evaporated People. Tawag na Juhatsu o Evaporated People. Hindi sila namatay o kinidnap, ngunit sila mismo ang nagplano ng kanilang pagkawala. Bakit ba pinili nilang maglaho at iwan ang kanilang mga mahal sa buhay? Paano ba nila ito ginawa at bakit napakahirap nilang matuntun sa kabila ng napaka-high-tech na sistema ng bansang Japan? Ng gyera, nakita ng mundo kung gaano pinahahalagahan ng mga Hapon ang kanilang dignidad. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa sariling mga kamay kaysa mabihag ng mga kalaban. Hanggang ngayon ay daladala pa rin ng mga Hapon ang mataas na pagpapalaga sa kanilang reputasyon at dignidad. Kasama na rin dito ang laging pag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang konseptong ito ay tinatawag na Sekenti. Noong 1990s ay bumagsak ang ekonomiya ng Japan. Marami ang nawala ng trabaho at nabaon sa utang. Dahil dito ay maraming Hapon ang nag-suicide o di kaya ay naglaho parang bula. At sila ay tinatawag na mga Juhatsu. Sa ginawang libro ng mag-asawang journalist na sina Lena Mojay at Stefan Ermael na pinamagatang The Vanished, The Evaporated People of Japan in Stories and Photographs, sinikap nilang tuntunin ang mga Juhatsu upang marinig ang kanilang mga kwento. Nagulat ang mag-asawang Pranses sa kanilang mga natuklasan. Ang mga taong naglaho o Juhatsu ay basta-basta na lang iniwan ang kanilang mga pamilya nang walang paalam. May mga pamilya na akala nila ay pumasok lamang sa trabaho o eskwela ang kanilang kapamilya. Ngunit nagulat na lang sila dahil hindi na bumalik pa ang mga ito. Bakit sila naglaho? Maraming dahilan. Sa mga narinig na kwento ng mag-asawang journalist, may mga naglaho dahil sa pagkalugi sa negosyo, pagkasira ng reputasyon, hiya na dala ng sunod-sunod na pagkabigo o kaya ay pagtakas sa mapait na karanasan. May babaeng iniwan ang kanyang batang anak dahil umibig sa ibang lalaki. May estudyanteng hindi kinaya ang kahihiyan dahil bumagsak sa university exam. May tatay rin na naisangla ang lahat-lahat sa sugal kaya mas pinili na lang na sumama sa Yakuza, grupo ng mga sindikato kaysa madamay pa ang kanyang asawa. Naglaho sila para magsimula ng panibagong buhay. Dahil sa kanilang konseptong sekente o ang mataas na pagpapahalaga sa kanilang reputasyon at dignidad, pakiramdam nila ay nagiging pabigat na lamang sila sa kanilang pamilya. Dahil sobrang dinidibdib nila ang kanilang reputasyon, para sa kanila ay wala na rin silang mukhang maihaharap. Ayaw rin nilang mahawa sa kamalasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi lang mga kwento ng mga Juhatsu ang narinig ng mag-asawa. Pati na rin ang mga pamilyang naiwan na araw-araw naghihintay sa kanilang pagbabalik. Hindi nila alam kung magluluksa sila para sa mga kamag-anak na mas piniling lumayo kaysa humingi ng tulong sa pamilya. May isa pang tao na nag-iwan ng sulat sa kanyang pamilya at sinabing huwag na siyang hintayin pa ng kanyang pamilya dahil hindi na siya babalik. Hindi na niya kinaya ang pressure ng kanyang mga magulang ang biglaang pagpapaalis sa kanilang tirahan at pagkakatanggal sa trabaho. Nagagawa ng mga Juhatsu na maglaho dahil may tumutulong sa kanila. Sino ba ang mga ito?
Bago po tayo magpatuloy, kung bibigyan ka ng pagkakataon upang mamili ng isang lugar kung saan pwede kang magsimula ng panibagong buhay, anong lugar ang pipiliin mo? I-share po yan sa comment section. Isa sa mga natuklasan ng magkasawang journalist ay may mga tao palang tumutulong sa mga Hapon na maglaho at magsimula ng panibagong buhay. Ang tawag sa mga taong ito ai night movers. Sa tulong ni Shu Hattori na isang night movers, marami sa mga Hapon ang nagkakaroon ng pagkakataong mabigyan ng bagong pagkakakilanlan. Ang bayad sa kanyang serbisyo ay $3,400 o humigit kumulang 170,000 pesos per night move. Trabaho ng mga night movers na dalhin ang kanilang mga kliyente sa malalayong probinsya ng Japan. Udi naman kaya ay sa matataong syudad ng Tokyo upang makapagtago. Ang mga night movers na rin ang mag-aasikaso ng bahay na kanilang lilipatan, pati na ang magiging bagong trabaho, lisensya at bagong pangalan. May mga lugar din daw sa Japan kung saan maaari kang mamuhay nang walang ID, kaya pwede dito ang mga juhatsu. May internet na at napaka-high-tech pa ng Japan. Hindi ba dapat mas madali silang matrace? Sa ibang bansa siguro, madali. Pero sa Japan, hindi. Bukod sa dignidad, mataas din ang paggalang ng bansa sa pribadong buhay ng kanilang mamamayan. Mahigpit ang batas nila sa data privacy na kahit asawa ka pa o nanay, hindi ka maaaring magkaroon ng access sa kanyang mga personal records. Ang tanging oras na maghahanap lamang ang mga pulis ng isang juwatsu ay kung sila ay nasangkot o maaaring naging biktima ng krimen. Sa paniwala nila, bakit hahanapin ang mga taong nagpasyang maglaho para magsimula uli? Wala daw batas para dito. Bukod sa night movers, meron ding kumpanya na tinatawag na Unigia, kung saan ang mga kliyente naman nila ay biktima ng domestic violence. Tulad ng night movers, sila ang bahala sa bahay na titirhan, trabaho at bagong identity. Hindi lang ng biktima kundi pati na rin ng kanyang mga anak. Susunduin ang kliyente kapag nakaalis na sa bahay ang abuser, saka sila itatakas kasama ang kanilang mga gamit. Ngunit marami din namang mga juhatsu ang nakakaramdam ng pagsisisi at pangungulila sa matagal na pagkakawalay sa kanilang pamilya. Nais manilang bumalik, tinatalo naman sila ng hiya dahil naging makasarili sila sa pag-aabandona sa mga mahal sa buhay. Hindi talaga maiiwasan ang magkamali, kaya nga naririyan ang pamilya o mga kaibigan para suportahan ka sa oras ng pangangailangan. Sana mahanap ng mga juhatsu ang lakas ng loob para bumalik sa kanilang pamilya, dahil wala na yatang mas tamang lugar para magsimulang muli kung hindi sa piling ng mga mahal sa buhay. Ikaw ka awesome! Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga juhatsu, kaya mo bang iwan ang mga mahal mo sa buhay para sa iyong panibagong buhay? Pakishare ang inyong opinion sa comment section.